on the history of Our Lady of Lanaval de Manila as the first canonically crowned image of the Blessed Virgin Mary in the Philippines. This will be delivered to us by no less than the three-time Rector Magnificus of the University of Santo Tomas in Manila, Reverend Father Rolando D. De La Rosa of the Order of Preachers. Let us welcome him with a round of applause. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat kay Father Eric sapagkat inimbitahan niya akong maging bahagi ng inyong pilgrimage. At bilang paghahanda sa koronasyon ng ating mahal na Ina, Our Lady of Loreto. Okay? So, sisikapin kong sa Tagalog sabihin, pero marami po dito sa Ingles. Okay lang po ba? Kasi hindi ako marunong masyadong mag-Tagalog. Okay? Sapagkat Bicolano po ako, magamat Ilocano ang mga magulang. Okay, so tuwing ako'y magbibigay ng pananalita, lecture, or seminar, I always begin with a prayer. Okay ba sa inyo yun? Na magdasal muna tayo bago tayo magsimula. Okay? Magsitayo po tayo sa ating pangunang panalangin sa pagsisimula ng aking pananalita tungkol kay Mahal na Birheng Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nababasa niyo ba? Basahin natin ng sabay-sabay. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, kami dumudulog sa inyo sa gitna ng mga pagsubok at krisis sa aming buhay, tahanan at lipunan. Ipaalala mo sa amin, hindi mo kami pababayaan, anuman ang mangyari. Hayaan niyong ialay namin ang umagang ito sa pagninilay sa iyong kabutihan at pag-unawa. Ipagpaumanhin niyo kung madalas naming makalimutang magpasalamat sa mga biyayang natanggap namin mula sa inyo. Patawarin din po ninyo ang aming makasalanan, ang hindi pagsunod sa inyong mga aral na itinuturo ng aming simbahan at ang aming pagwawalang bahala sa pamangailangan ng aming kapwa. Panginoon, madalas ay abala kami sa napakaraming bagay, kaya nalilimutan naming manalangin. Alam naming hindi niyo kailangan ang aming dasal, sapagkat wala itong maidadagdag sa inyong kapangyarihan at walhati. Ngunit ibig mo kaming manalangin upang may padamon mo sa amin, hindi kami nag-iisa. Nakasama ka namin sa hirap at ginhawa. Tulungan mo kaming tularan ang aming Inang Maria na ang buhay ay isang walang humpay na panalangin at pagsunod sa kagustuhan mo. Sana'y masabi din namin sa bandang huli ang mga sinabi ni Maria, "Today, God the Almighty is doing great things for me. Holy is His name. Amen." In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay? So magsipo na po tayo. Parang maliit. Ilayo mo pa. Para lumaki, ilayo mo pa. Para lumaki. Ibaba mo yung sarili. Sige pa. O, mas mababasa ba? Okay. Nabasa niyo na ba ito? Ang Mahal na Birhen. Nakita niyo na ba? O at least kung di niyo nabasa, nakita niyo na ba itong dokumentong ito na sinulat nung Catholic Bishops Conference noong 1975.
February 2, 1975. Sino ay sa inyo mga nakabasa na nitong dokumentong ito? Itaas nga ang kamay. Sinasabi ko na nga ba, no? Oh, kahit mga seminarista, hindi po yan. Hindi nila alam yan. Ano ba to? Ito'y isang pastoral letter ng mga obispo ng Pilipinas na naglalaman ng isang komprehensibong pagtalakay sa ating debosyon kay Maria. At hanggang ngayon, hindi pa po nasusundan ito. Ibig sabihin, ito pa rin ang dokumentong opisyal na nagsasabi sa atin kung paano natin gagawin ang ating debosyon sa Mahal na Birhen. So, sa ngayon, meron pong 4,341 simbahang Katoliko sa Pilipinas. Napakarami, no? Mga parokya. 1,085 sa mga ito ay pinangalan sa Mahal na Birhen o sa mga titulo niya o misteryo ng buhay niya. Okay? Katulad na lamang ng, yan, mahigit sa 100 parokya sa Pilipinas itinatag bilang paggalang sa Immaculate Conception ni Maria at halos 70 parokya naman na sa pangalan ng Nuestra Señora del Rosario. At hindi ko alam kung ilang parokya, pero ang alam ko, merong parokya ng Our Lady of Loreto, the patroness of Sampano. Okay? Marami rin daw dito sa ating bansa ang mga Marian devotions or traditions. Tulad na lang ng Flores de Mayo, Santa Cruzan, Nuestra Señora de la Naval, Mother of Perpetual Health, Black Rosary, Family Altars, etc. Subalit may paalaala ang CBCP. Ang sabi ng mga obispo, basahin natin, may mga aspeto ng debosyon kay Maria na hindi ayon sa tamang aral ng simbahan. Ang mga ito'y kailang ituwid o baguhin. Kaya nga, dito sa dokumentong ito, naglagay din sila na mga paalala sa atin, lalo na sa ating mga masidhi ang debosyon kay Mama Mary. Isa sa mga paalala nila ay ito. Basahin natin, Marian medals, rosaries, scapulars, votive candles are by their very nature religious symbols, manifestation of spiritual trust and candid devotion. These should not be considered as magic talisman or anting-anting for material gain or bodily protection. Tingnan nyo? Magandang alaala yan. Sabagat maraming deboto ni Maria nagsusuot ng mga eskapularyo, iniisip nila sa pagsusuot nito, hindi na sila magkakasakit, lalayo ang mga impakto sa kanila. Wala po dun sa mga religious symbols na to ang ating kaligtasan. Okay? Ikalawa, yan, basahin natin. The faithful must beware of so-called faith healers and self-proclaimed visionaries who use the devotion to Mary to persuade others that their faith healing power comes from her or through her intervention. See, napakarami ng naloko ng mga false mystics and missionaries sa Pilipinas. Naalala niyo siguro, noong mga nakaraang taon, meron sa Aguo, no? Na nagsabing isang lalaki, nagsabing nakita niyang Mahal na Birhen hanggang mabuking na hindi naman pala. Sinabi niyang yung hostya nagiging laman at dugo ni Kristo kapag tinanggap niya. Subalit nakuha ng isang kamera ng isang reporter na kung paano pagkatanggap niya ng hostya, pinapalitan niya ng karneng nasa kamay niya. Okay, so yung mga ganun. Ikatlo,
Basahin natin, the faithful should venerate Mary out of love and appreciation of her dignity and not primarily to obtain personal and material favors. Okay? Lalahanin nyo, si Maria ay hindi parang jukebox. No? Maghahalagay kayo ng ng 10 piso tapos may lalabas na musika. Okay? Susunod, basahin natin, they should pay greater attention and give more importance to the Eucharistic celebration than to any other form of Marian devotion. Magandang paalala, kaya nga tingnan nyo, bago ito, nag-misa muna kayo. No? At sa misa, nakatuon ang atensyon nyo kay Jesus. Kaya mali po na habang nag-misa, nagro-rosaryo din kayo o nagnunubina. Dapat pag-misa, ang buong atensyon natin nasa ating Panginoong Jesus. Okay? Susunod, basahin natin, public and traditional Marian celebrations like Flores de Mayo, often connected with the Santa Cruzan, must be prevented from becoming fashion shows and reduce Marian devotions into beauty parades rather than religious manifestations of faith. O, di ba nakikita niyo yan? Madalas ginagawa. Ayan, tingnan niyo. See? Mga reyna kung ano-ano, pero ginagawa lang nila para maipakita yung mga disenyo ng mga couturier. O, di kaya ayan, tingnan niyo. May bigote pa yung isa, di ba? Okay, so, basahin natin. Novena prayer should be renewed periodically by making them more scriptural, avoiding sentimentality and verbosity present in some of them. So, meron ba kayong novena to Our Lady of Loreto? Yan. Siguro, paminsan-minsan, i-update nyo yan. Sisuriin nyo. Baka masyadong napakaraming salita na pwede nyo namang gawing konti lamang, subalit may papahayag nyo yung inyong nadarama. Okay? Okay, isa pa. Basahin natin, ito pinakamahalaga sa amin. Pastors should be very careful not to eliminate or discourage Marian devotions in their correct forms or demonize Marian icons through an imprudent or too premature abolition of Marian devotions when what needs to be done are only reform and renewal. Priests must be sensitive and must respect the people's way of expressing their faith. Siguro na narinig nyo na may mga pare na sinasabi, uy, tapo nyo yung imahin na yan. Demonyo yung may gawa niyan. Ibaon, sunugin. Ang sabi ng mga obispo, huwag daw padalos-dalos sa pagkukundena ng mga kung anong pinapaniwalaan ng mga tao. Sabi eh, priests must be sensitive and must respect the people's way of expressing their faith. Ayon ba kayo dyan? Ha? Umayon ba kayo? Sabihin nyo nga, opo. Ayan. Kaya yung paalala ng CBCP, mahalaga. May mga aspeto ng ating devotion kay Maria na dapat nating suriing mabuti at ituwid. Okay, una na lamang, etong isang pagsusuri ng ating paniniwala sa ating devotion kay Maria. Una, yung rosaryo. Sino sa inyo may dalang rosaryo ngayon? Itaas nga ang kamay. Salamat naman. Sino sa inyo marunong magdasal ng rosaryo? Hindi siya marunong. Okay. Okay. So, sinong nagdarasal ng rosaryo araw-araw? Ayun, konti ng paunti. Ilan na nagro-rosaryo bago matulog? Okay? Pampaantok nyo yan, di ba? Okay, biro ko lamang. So, anong mga maling konsepto natin tungkol sa rosaryo? Una, hanggang sa huling unang bahagi ng ikalabing pitong siglo,
Marami ang naniniwala na ang rosaryo ay ibinigay ng Mahal na Birhen kay Santo Domingo. So ilan sa inyo naniniwala na ang rosaryo ay tinatag ni Santo Domingo? Itaas nga ang kamay. Ayan, okay. Marami. Okay? Mali po yan. Kahit kami mga Dominikano, sinasabi namin, Santo Domingo ang nagtatag nito. Dapat ayusin yan. Okay? Tingnan nyo, mga ribulto namin, mga kalendaryo, ganyan mga nakalagay. Binibigay ni Maria ang rosaryo kay Santo Domingo. Ayan, tingnan nyo. Mga kagagawan namin, mga Dominicans. Okay? Okay. Ngayon, eto na pong totoo. Sa katunayan, sa kasaysayan, ang rosaryo ay isang paraan ng panalangin na ginagamit na ng maraming tao bago pa man isinilang si Santo Domingo. At hindi rin ang simbahang Katoliko ang nagtatag ng rosaryo. So, alam niyo ba yan? Okay? Hindi. At least yung mga to honest, no? Yung mga dito, eh, akala mo magagaling sila, no? Ayaw umamin na hindi naman talaga nila alam. Silang lakas na sabi na, hindi po. Ayan. Ngayon, anong nagawa ni Santo Domingo para sa rosaryo? Si Santo Domingo ang katangi-tanging sa kasaysayan ng rosaryo, hindi sapagkat siya ang nagtatag nito, kundi siya ang nagpalaganap sa buong mundo sa tulong ng mga kapwa niya Dominikano at mga samahan o confraternities ng mga laikong naging debosyon na ang pagdarasal ng rosaryo. See? Kami po ang nagpalaganap nito. Hindi kami ang nag-imbento ng rosaryo. Sapagkat maraming relihiyon sa daigdig ang nananalangin sa nagamit ay rosaryo. Okay? Tingnan nyo. Yung rosaryo ng mga Hindus, 9th BC, mayroon na silang rosaryo. Okay? Mayroon silang gumagamit sila ng 32 to 64 beads. Okay? Yung mga Hindus. Okay? Susunod, yung mga worshippers ni Vishnu, 108 beads ang ginagamit nila. Sa Buddhists, they use a complex rosary to recite 36,000 prayers. Alam niya? Pero ang dasal naman nila, napakasimple. Ganun lang naman. O di siyempre, kahit ilang libo mong gawin yan, madali lang, di ba? Wala ka nang sasabihin. Ganun sila, no? Sa Buddhism, ayan, Korean Buddhists, ayan, yung mga mahilig sa K-pop, meron ding rosaryo ang mga Buddhists, 110 beads. Yung mga Muslim, okay, 200 years after Muhammad, gumagamit sila ng rosaryo with 99 beads, corresponding to the attributes of Allah. Kaya itong ituro nyo sa mga kapwa nyo, deboto ng Maria, sa inyong paris, ang Kristyanismo ay isa sa mga huling reliyon na gumamit ng rosaryo. See? Hindi tayo po ang nagtatag niyan. Hindi rin tayong naunang gumamit niya. Ngayon, so yan ang unang tatanggalin niyo sa isipan. Ikalawa, maraming taong nagsasabi, wala namang bisay ang rosaryo sapagkat paulit-ulit lang ang sinasabi. No? Narinig niyo ba yan? Ngayon. Bakit paulit-ulit? Kaya nga yung mga fundamentalists, galit na galit sa atin, mga protestante, sabi nila, kinukutya nila ang ating pagdarasal ng rosaryo, ang pag-aantada ng krus. Okay? Sabi nila, ito'y walang katuturan. Inuulit lamang daw natin ang panalangin na memorya na at sinasambit na walang sinseridad o katapatan. Okay? Sabagay, sa isang banda, parang tama yan. Kasi di ba pag nagro-rosaryo kayo, kung ano-anong pumapasok sa isip nyo, di ba?
Yung iba ay nag-rosaryo maya-maya. O yung kanin, luto na. Nag-rosaryo. Aba, Ginoong Maria, kunin mo nga yung walis. Ganon, no? Okay? Hindi tayo makapag-concentrate. Kaya, tama rin yung sinasabi ng mga Protestante para kayong mga robot lang na nagsasabi ng mga memoryalong dasal. Ngayon, anong sagot natin diyan? Ang sagot natin, ang pag-uulit ng panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito'y bahagi ng pagsamba sa bawat world religion. See? Pati nga Buddhists, Muslims, Hindus, Korean Buddhists, lahat sila, paulit-ulit din ang dasal. Bakit? Sapagkat nakalagay sa Biblia, manalangin ng walang humpay. Ang hirap namang manalangin ng walang humpay na isip ka ng isip kung anong dadasalin mo. No? Dadasal ko na yan kanina. No? Dapat iba na naman. Hindi. See? Ito'y iniutos ni San Pablo sa mga unang Kristiyano upang ang kanilang buong buhay ay maituon sa Panginoon. See? Manalangin ng walang humpay. Alam niyo kung sino yung mga Kristiyanong gumawa ng ganito. Sinunod yung utos ni San Pablo. Yung mga ermitanyong Kristiyano sa disyerto na ang tawag ay Desert Fathers. Okay? Yung mga Desert Fathers. Tingnan nyo, iniwan nilang sibilisasyon, iniwan nilang mga syudad, nagpunta sa disyerto upang matupad nila yung sinasabi ni San Pablo na magdasal ng walang humpay. Ibinuhos nila ang kanilang buong lakas, sinaya nila ang buong buhay nila sa pagdarasal ng walang humpay. Yan. At ang kanilang unang panalangin bilang pagtupad dun sa sinabi ni San Pablo ay kinuha nila sa Biblia. Okay, ayan. Ang panalangin ng puso, okay, na mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, basahin natin, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, kaawaan mo ako sapagat ako'y makasalanan. Okay? Yan lamang ang sinasabi nila paulit-ulit ng buong araw. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, kaawaan mo ako sapagat ako'y makasalanan. Okay? At dahil sa pag-uulit-ulit nila niyan, yung panalangin yan na tinatawag na prayer of the heart. Bakit prayer of the heart? Panalangin ng puso. Bakit? Sapagkat ito'y sumusunod na sa tibok ng ating puso. See? Paghinga mo at paglabas ng iyong hininga, pagtibok ng puso mo, sumasabay yung pagsasabi mong, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, patawarin mo ako sapagat ako'y makasalanan. See? Ulit-ulitin nyo nga yan. So ngayon, sabihin nyo, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, patawarin mo ako sapagat ako'y makasalanan. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, patawarin mo ako sapagat ako'y makasalanan. So kahit wala kayong masabi sa buong araw, pwede niyong dasalin yan paulit-ulit sapagkat yan ang ginawa ng mga ermitanyong Kristiyano ng mga naunang panahon. Sa pamagitan ng pagsambit ng mga kataga, lumalalim ang ating pag-unawa sa ating pananampalataya. Okay? At bakit inuulit-ulit? Sapagkat kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka magsasawang sabihin, mahal kita. Diba? Katulad din sa mga nagmamahalan, hindi kayo magsasawang halikan ang inyong minamahal. Diba? Bilang tanda ng pagmamahal. So bakit marami akong mga kilalang mag-asawa, pagkalipas ng 20 taon, ayaw nang halikan ni Mister yung asawa niya. No? Kung halikan man, tiimbagang. Out of obligation. Sino sa inyong ginahalikan pa ng inyong mister? Itasya ang kamay? Yun. Tama yan. Bagamat nagreklamo sa akin yung isang misis, hinahalikan nga niya ako araw-araw, Father.
paggising niya, pero hindi pa siya nagtutoothbrush, no? Kaya halos himatayin ako sapagkat sasabihin pa niya, "Darling, I love you." Kuyong daw hininga, parang kuha niya. Anyway, ang paulit-ulit na pagdarasal ay paulit-ulit ding paghingi ng tawad sapagkat, sa totoo lang, paulit-ulit din tayong nagkakasala. Kaya, doon sa mga nagsasabing ang rosary walang katuturan, walang kahulugan, sapagkat paulit-ulit lang ang sasabihin natin ganito. Basahin natin, sa mga hindi umiibig, ang rosaryo ay walang kabuluhan. Sa mga umiibig, bawat butil ng rosaryo ay may kasaysayan. No, di ba? Ganda. Ulitin nyo nga, sa mga hindi umiibig, ang rosaryo ay walang kabuluhan. Subalit sa mga umiibig, bawat ay may kasaysayan. Ayan, ayan. Ngayon, saan nagmula ang mga panalangin ng rosaryo? Sabi sa atin, magdasal ng walang humpay. So, ang unang gumawa niyan, sabi ko sa inyo, yung mga ermitanyong Kristiyano sa disyerto. Paglipas ng panahon, naitatag yung mga unang monasteryo. Yan. So, yung mga sumunod na gumawa ng magdasal ng walang humpay ay yung mga monghe. No? Yan. At mga madre. Okay? Okay, na nasa monasteryo o kumbento. At ano yung dinarasal nila? Ang dinarasal po nila ay tinatawag na Divine Office, which is the daily choral recitation of the 150 Psalms in the Bible. So sa Biblia, naroon yung 115 Salmo na ginagamit ngayon sa Salmo Responsorio. Pero noon, araw-araw, dinarasal ng mga monghe at mga madre ang 150 salmo. Okay? Kalaan yan, ha? Mula alas 4 ng umaga hanggang sa gabi bago sila matulog. Okay? Meron lamang mga pagitan kung saan sila dapat kumain o gumawa ng mga trabaho nila. So, ang unang gumawa nitong magdasal ng walang humpay ay yung mga ermitanyong Kristiyano. Sumunod ay yung mga monghe at mga madre. Bakit? Sapagkat may Biblia sila. Paano naman yung mga ordinaryong tao, ordinaryong Kristiyanong walang Biblia? Paano sila magdarasal ng walang humpay? Katulad ng mga monghe at mga madre. Ang ginawa ng mga Kristiyanong wala sa monasteryo, sa halip na 150 psalms, anong ginawa nila? Ang dinasal nila ay, galing din to sa Biblia, 150 ama namin. Okay? Hindi nila kailangan basahin pa yung Salmo ni David. Alam nila, may memoryahin lang nila yung Our Father. Sapagkat galing din yan sa Biblia. Ama namin. Sumunod, 150 Hail Mary. Okay? Okay. So, ginawa nila sa halip na rosaryo, isang lubid, lalagyan nila ng nuts sa gitna. Yan. Doon nila, yan ang unang rosaryo nila. Isang mahabang lubid at pagkatapos sa mga nuts dito, isang Hail Mary o isang Our Father. Okay? Ibang galing yung mga ordinaryong tao. Ngayon, noong 12th century, naging bahagi nga ng rosaryo ang Our Father. 150 Our Fathers using a long rope or lubid. Okay? Ang tawag yan ay the Psalter of Jesus. Yan ang unang modification or origin ng rosaryo. Okay? The first form of the rosary is the Psalter of Jesus. 150 Our Fathers. Later, naidagdag yung Hail Mary. Sapagkat galing din sa Biblia. Ayan.
1198, the Hail Mary was listed along with the Apostles' Creed and the other Father and Our Father as official church prayers. Okay? Pagkatapos, idinagdag yung salitang Jesus. Diba? Kasi ang sinabi lang ng anghel kay Maria ay, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed, ay kay si Elizabeth pala naman nagsabi, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Idinagdag ngayon yung Jesus. Okay? Kaya, yung Holy Mary, yung buong Holy Mary, ay saan ang galing yan? Sa isang Dominicano, si Gerolimo Savonarola. Okay? Alam niyo bang sinunog siya? O bilang isang ano yung heretic? Okay, erehe, no? Pero yung kanyang sinulat dun sa kanyang aklat, basahin natin, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Siyang nag-compose niyan. Idinagdag na naman sa Rosary. So mayroon ng Our Father, Hail Mary, Holy Mary. Okay, ano pang dinagdag? Okay, so the official version of the Hail Mary in 1568 ay ganito na. Dasalin natin ng malakas. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O, sino makakasabi? Yung pinaka-oldest Marian hymn or prayer. Bibigyan ko ng 10,000 piso. Dito sa tatlo lang na to, no? Sana hindi niyo alam. Alam talaga. Wala, ikaw. Ay, hindi niyo alam, no? Sinong nakakaalam? Bibigyan ko ng 50 pesos. Ay, ito yata, alam mo. Sige. Ang galing, no? Okay. May 50 ka sa akin mamaya. Ang pinakalumang dasal kay Maria ay, ayan, subtum presidium, confugimum. Sa English, basahin natin, We fly to your patronage, O Holy Mother of God. Despise at our petition our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Ngayon, bakit napakahalaga niyan? Sapagkat, 2nd century pa lang, tinatawag na nila si Mariang O Holy Mother of God. Samandalang, dineklara ng simbahan na si Maria ay ina ng Diyos, kailan? 5th century na. No? Ibig sabihin, nauna pa ang mga taong maniwala bago sa deklarasyon ng simbahan. Okay, susunod na dinagdag ay itong dasal na to. Basahin natin, O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant to beseech Thee that meditating upon these mysteries of the Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through Christ our Lord. Amen. Saan yan nang galing? Doon po sa feast day of the Holy Rosary, dineclare in 1573 after the victory of the Christian naval forces against the Muslim invaders in the Battle of Lepanto. So ang dami na natin. Mayroon ang Apostles' Creed, mayroong Our Father, Hail Mary, Holy Mary, Glory Be, We Fly to Your Patronage, Hail Holy Queen, ano pang dinagdag? Ano pang naalala niyong dasal? Pagkatapos ng every mystery, ito naman po, okay? O my Jesus, okay? Forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. Saan galing yan? Diyan po sa the Fatima Prayer, approved in 1930. Okay?
and became an optional prayer for every decade. So, yun yung evolusyon, napakatagal, no? Mula 2nd century, 11th century, 16th century, 17th century, hanggang 20th century. Kaya yung rosaryo natin, hindi yan talaga binigay na ganun na. Yung mga dasal na yan, nagkaroon po ng evolusyon. Okay? Okay. So, naunawaan nyo na po ba yan? Okay. Susunod, ito namang miraculous image of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. So, nakikita nyo siya doon. Siya po ay ginawa noong 1593. Ibig sabihin, 431 years old na siya. At meron siyang 4.9 feet. Okay? Ganyan siya kataas. Kataas lang siya ni Yulo. Okay? Hindi napakataas ni Yulo eh. Diba? Si Carlos Yulo. Kasi taas lang niya yung mahal na birhen. Yung kanyang mukha at yung kanyang kamay, ivory. No? Okay? Ayan po ang kanyang mukha. Tingnan nyo. At yung bat, si Lidio Jesus. Ayan. So, sabi ng mga nag-aral ng kanyang imahen, pasahin natin, it is an image of Mary that is truly Filipino and Asian. For it was not brought to the island by the galleons, but was carved in Manila. Okay? It does not bear the face of a European woman, but typically and distinctively Oriental, with high cheekbones and small and slanting eyes. And the face is warmly human, yet regal. No? Napakaganda po niya talaga. No? Okay? Ngayon, noong 1762, may nasira dito niya dahil binomba yung Santo Domingo Church ng mga British forces nung they tried to invade the Philippines. Okay? Ayan. Okay? So, si Governor Luis Perez Dasmariñas ang nagpagawa nito. At ang gumawa ng imahen ng La Naval ay isang Chinese sculptor who later was converted to become a Catholic. Pagkatapos niyang ukitin yung mukha ni mahal na birhen at ni Jesus. It is the oldest ivory carving in the Philippines. Okay? And it was canonically crowned in October 5, 1907. Declared patroness of the Philippines during that time. And the grandest Marian icon in the Philippines. Declared as a national cultural treasure together with this church. Okay? See, ayan. Ang La Naval Novena nun sa Intramuros ay isa sa pinaka-engrandeng protesyon. Okay? Saan nagsimula itong debosyon sa La Naval? Nagsimula po yan dun sa Battles of La Naval. Ano yung Battles of La Naval? Yun ay series of battles between the Dutch and the Spanish-Filipino Navy. Okay? Dumating sila, gusto nilang gawing protestante ang Pilipinas. See? Ang dami nilang dumating ng mga ships, mga armada. See? Maraming kanyon, maraming baril. At yung mga Spanish and Filipinos. Ano yung pinalaban nila? Yung mga galleons na kakarag-karag na. Inayos lang at pagkatapos, nanguha sila ng mga baril at sumabak sa labanan, sa dagat. Okay? Pero bago sila pumunta doon sa Mariveles, anong ginawa nila? Nagdasal sila ng taimtim ng rosaryo. At nangakong kapag manalo, mula doon sa Bataan, maglalakad sila ng nakapaa hanggang sa Intramuros, kung nasaan yung Santo Domingo noon at yung imahen ng mahal na birhen ng La Naval. See, yan pong ginawa nila. At alam nyo nga, milagrosong nanalo. Okay? Ngayon, marami nagsasabing ang rosaryo, tingnan nyo katulad ngayon,
yung mga lalaki naroon sa likod, no? Yung mga babae narito. Bakit ganun? Na para bang ang mga lalaki, iniisip nila, yung pagdarasal ng rosaryo para lamang sa mga babae. Hindi po totoo yan. Alalahanin nyo, yung mga lubaban doon sa Lanabal battles ay mga lalaki na hindi nahiyang manalangin. See? Kaya nga itong lahat ng sinasabi. Tingnan nyo, gentlemen, this is strength. No? Ang rosaryo ay bukal ng lakas. So ngayon, narito na siya sa Santo Domingo. Alam niyo rin, sa mga kalalakihang narito, tatanungin ko kayo, ano, what do Ninoy Aquino, Gregorio del Pilar, and Jose Rizal have in common? Ano po ang parang magkakatulad sila? Ha? Alam niyo ba kung ano? Nung sila'y mamatay, hawak nila ang rosaryo. Tingnan niyo yan. Si Ninoy Aquino, hawak niya yung rosaryo. Si Jose Rizal. Ay, huwag niyong isiping kahinaan lang para sa mahihina lang ang rosaryo. Ay hindi tayo dapat magkuhan niyan. Katulad nito, tingnan niyo. Ay, wala. Anyway, ito po ay hindi itong Olympics na to, no? Ito yung mga siguro dalawang Olympics ng nakaraan. Tingnan niyo mabuti. Ayan. Ito ay 5,000 meter run. Ang nangunguna, ito ay taga-Ethiopia. Yung sumusunod, taga-Ethiopia rin. Okay? Ayan, tingnan niyo sila. Ito, nanalo na. Yung sumusunod sa kanya, wala nang umaasang mananalo pa sapagkat may edad na, mahina na. Ayan. Pero tingnan niyo kung anong gagawin niya. Ayan, tingnan niyo. Ayan siya, ayan. Walang umaasang mananalo siya. Pero, ang nangyari, siya yung nanalo. No? Okay, tingnan natin kung anong gagawin niya. Sapagkat kapag nanalo sa Olympics, anong winawagayway? Yung okay, tingnan natin kung anong gagawin niya. Sapagkat kapag nanalo sa Olympics, anong winawagayway? Yung bandera, di ba? Yung ating bandila. Pero anong gagawin niya kung nanalo? Okay, patapusin muna namin yung Pilipinas. Ayan ang Pilipinas. Nagpapahinga na yung lahat, tumatakbo pa sa lahat. Joke lang. Joke lang. O, tingnan nyo kung anong gagawin nung nanalo si Meseret Jafar. No? Walang umaasang mananalo siya. Ayan siya. Hindi bandila ang kinuha niya. Nilabas niya yung picture ng Our Lady of Perpetual Health. The Mother of Perpetual Health. At nang humarap siya sa mga cameramen, ayan, tingnan nyo, yun ang ipinakita niya. See? At nung tingnan nyo, kabaliktaran ngayon, doon sa Olympics ngayon, parang binababoy nila yung panalangin, Kristyanismo. Pero siya, very proud siya na sinasabi sa buong daigdig, ako'y isang Katoliko. Ako'y isang Kristyano. At nang siya'y tinanong, paano ka nanalo? Eh wala na halos umaasang mananalo kasi pagkat mahina ka na at matanda. Ang sabi niya, basahin natin, I won, not because of my speed, but because of my deep faith in God and the intercession of Mother Mary. So, tingnan niya. Okay, palakpakan natin siya. No? Kaya tingnan niyo, yung rosaryo, ay hindi yan simbolo ng kahinaan. See, yan ay nagdudulot sa atin ng kapangyarihan at hindi inaasahang lakas sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.
Okay? Ayun, yung coronation naman nung lalabas, sapagkat alam kong gusto nyo rin malaman doon sapagkat nag-benchmark kayo, sapagkat sa December, coronation na rin yung Our Lady of Loreto. Okay? So, ito po yung corona niya, no? Made of gold, studded with many precious jewels, at ito po hindi galing sa Roma. Okay? They were given by Filipino families who consider the image of Lanabal as another heiress. Sapagkat nung panahon ng Kastila hanggang early 20th century, lahat ng mga mayayaman, paggagawa ng kanilang last will and testament, laging kasama ang mahal na birhen. No? Meron silang ipapamana sa kanya. Okay? Ayan. An estimated 310,000 people from all over the Philippines donated money, jewelry, precious gems, gold, silver for the making of the crown to be placed on the image. Okay? And during the 9-day novena before the coronation of the Blessed Virgin, around 6,000 devotees of the Blessed Virgin attended the Mass every day, Yana, and received communion at Santo Domingo Church. Okay? Ayan yung mga binigay nilang mga regalo. Okay? Ang dami po niyan. Ngayon, huwag niyo akong tanungin kung nasaan. Sabagat hindi ko rin po alam. Sikreto po yan. Okay? Ang nakakaalam lang, yung rector ng itong shrine, alam niya kung saan nakatago yan. Kaya, siya lang makakapagsanla nito kung meron siya. Biro ko lamang. No? Yan po ay galing sa kung saan-saan. Yan, kita niyo, mga damit niya, corona, mga alahas. Ano yung ginawa nung before the coronation, nagkaroon po ng 9-day novena. See? Ito po yung kanilang ginawa araw-araw. 4 o'clock a.m., bubuksan ng simbahan. 5:30 a.m., misa na agad. See? Kantada pa, no? Lahat kinaawit. 8 o'clock a.m., another misa kantada. See? 5:45 p.m., exposition of the Blessed Sacrament, Holy Rosary. During the novena days, the 10 confessional boxes in Santo Domingo were occupied from morning until evening. Bakit? Sapagkat dinaklara ng Papa na lahat na mag-a-attend nung coronation, as long as they have confessed their sins, magkakaroon ng plenary indulgence. No? Anong ibig sabihin nun? Na yung mga parusa dahil sa ating mga kasalanan ay mawawala. No? See? Kaya kung isang 100,000 taong kayo sa purgatorio, siguro ay 1,000 na lang. Okay. Joke ko lang. Hindi ko alam kung ano kinocompute yun. Okay, on the day of the coronation, a record number of more than 100,000 attended, many of them coming from different towns, cities, and villages in the Philippines. Okay? Hindi po sila sinabing mag-attend. In-announce lang at kumalat na yung balita. Kaya tingnan nyo, dyan yung makikita kung gaano katindi ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mahal na Birhen. Dumayo pa yung mga iba galing pa sa Ilocos, galing sa Mindanao, upang maka-attend lang nung coronation. Okay? Ayan pa. See? 6 p.m., litany of the Blessed Virgin, sermon, singing of the Ave, may orchestra pa po. Tapos tantum ergo, para sa pagtaposin yung benediction, tapos despedida a la Virgen. Okay? Ngayon, on the coronation day itself, 5 a.m., misa cantada. Ngayon, hindi yan pwedeng gawin ni Father Eric sapagkat tulog pa ang mga tao niya, no? Walang kakanta. Okay? Noong kasi, wala namang ginagawa pa ito. Walang telebisyon, walang Netflix, walang kung ano-anong paglilibangan.
8 a.m., another mass, pontifical mass, with 150 children singing with an orchestra. Alas 12, firing of the cannon. No? Pinaputok yung mga kanyon bilang pagpupugay kay Mahal na Biren. At ringing of the bells sa Santo Domingo Church. Ay, sorry. Tapos 2 p.m., solemn evening prayer. 4:30, again, ringing of the bells to begin the solemn procession. Alas 4 ng hapon. Tapos reading of the papal approval, chanting of Regina Celi with orchestra, Letare Alleluia. Tapos, yan. Just before the carroza of the Lady of the Rosary left Santo Domingo to proceed to the coronation, umulan po ng napakalakas. No? Talagang basang-basa yung mga tao. But none of them sought shelter from the rain. Everyone remained in their place during the whole ceremony. When the rain stopped, a giant rainbow appeared, brightening the coronation night. Kita niyo yan? Ganda, di ba? Dramatic. Sana ganyan din mangyari sa inyo sa coronation day. Okay? Tapos, 6 p.m., yun na, kinurunahan na siya by Monsignor Ambrosio Agius. Alam niyo, chismis lang, ito si Ambrosio Agius, ayaw niya nung coronation. No? Nilabanan niya yan hanggang sa huli. Ngayon, ang dapat magputong ng corona ay si Archbishop Doherty, isang Amerikano, sapagkat siya ang Archbishop of Manila. Eh, namatay yung bishop ng Iloilo. So, umuwi si Archbishop Doherty. Ang naiwan sa Pilipinas, yung papal nuncio, papal delegate, si Ambrosio Agius. So, kahit ayaw niya yung coronation, dapat andun siya. So, siguro, tiimbagan si Mukla. Ginanya yan, ha? Okay. Biro ko lang, no? So, ayaw niya. Bakit ayaw nila? Sapagkat ang daming, tingnan nyo, mga Pilipino, lay people, gusto nila. Gustong-gusto nilang makita si ang Lanabal de, Marie, de Manila makoronahan. Sapagkat siya ang unang imahen ng Mahal na Biren na makokoronahan sa Pilipinas, no? Bakit ayaw nila? Sapagkat kasama sa pagkorona, yung title niya as patroness of the Philippines, no? Pintakasi ng Pilipinas. Bakit ayaw nila lumaban po yung mga pari na iba? See? Hindi ko nasasabihin yung kung anong klaseng pari yun, no? So, balit yung mga pari yun, ang gusto kasi nilang manatiling patrona ay yung Immaculate Conception. Okay? Hindi yung Our Lady of the Rosary. Baka sapagkat kwan nila, ang kanilang suspecha, ang mga Dominicans ayaw nung Immaculate Conception. No? Sapagkat nga naman si Santo Tomas, hindi po siya agree dun sa Immaculate Conception, St. Thomas Aquinas. Kaya yung kanilang suspecha. Pero bahal na sila mag-away-away, tapos na po yun. No? Eto pa, 7 p.m., bumalik na sa Santo Domingo. Pagdating sa Santo Domingo, umawit ng Magnificat kasama yung congregation and choir. Ayan po noon yung Santo Domingo Church sa Intramuros. Hindi nyo na yan nakita. Sino nakakita pa dyan sa lumang Intramuros? No? Wala. Ayan po yung Santo Domingo Church noon. Napakaganda. Sa gitna ng kanyang altar, ayan po yung Our Lady of the Holy Rosary. Yan. Yan po, napakaganda. Subalit, Second World War, binomba ang buong Manila ng mga Amerikano at Japones, at yung natira na lang po dyan ay ito na lang. No? Lahat po nasunog. See? Dahil binomba ng gusto. UST, ganun din nangyari. Yan na lang po yung natira sa UST. At yan, kinuha po ng mga pari, nilipat dyan sa Sampaloc.
Yan ngayon ang USC Sampaloc. Ang tawag na rito ay Arts of the Centuries. No? Pagpasok niyo ngayon sa USC, dyan, makikita niyo yan. Okay? Ngayon, ano nangyari dun sa imahen? Akala ng mga paring Dominico, wala na. Sapagat walang natira, yun lamang walls ang natira sa Santo Domingo. Umuwi sila ron, palihim, gabi sapagat yung mga Hapon andun pa rin. Nagkunwari silang hindi mga pare, nagsuot lang ng parang mga nakapantalon lang, naka-t-shirt, nakala mo mga nagkakariton, no? May dala-dala silang kariton. At pagkatapos, tinignan nila yung altar, ayan, nakita nila yung altar na kung saan natatago yung mga, yung imahen ni Mama Mary, yung mga jewels na kwan, yung mga archival materials, nakita nila hindi nasunog sapagkat napakakapal ng vault. Okay? Lahat halos nadurog ng apoy maliban sa mga yan. Ito po yung leader noon nung nagpunta. Basahin natin. That night, December 30, using blow torches, we forced open the steel door of the safety vault of the church. The venerable statue of the Virgin, the jewelry and other statues, together with the great portion of the archives, remained intact of the fire, in spite of the fire that surrounded the vault for 3 days. Kalahin yan, ha? 3 araw na nasusunog yung simbahan. Braging the scorching heat inside the vault, the priest, 15 of them, finished the long salvage work at around 11 in the evening. With the help of about 12 men, armed with pistol and 6 security guards, the precious treasures were brought in a camioneta, in parang kariton, to the Sulucan campus of USC and safely deposited at the chapel of the University of Santo Tomas. Okay? Yan noon yung Santo Tomas. See? Wala pa mga bahay sa paligid. Doon nila tinago. Nung nayari yung UST Chapel, Santissimo Rosario Chapel, nilagay nila siya sa gitna. Ayan. Okay? Tapos in 1954, ibinalik po yung imahen ng Lanabal dito sa pagkakitoy na nagawa noong 1954. Okay? Nung yari na, nagkaroon ng mahabang prosesyon. Libo-libong mga taong sumali. Madala lang dito yung ating mahal na birhen na nasa kanyang trono na niya. Kaya na po tuwing Oktubre, meron tayong Lanabal de Manila. Ayan. Okay? So, tapos na ako, no? Kasi matupad. Meron pa dapat dito, kaya lang. So, meron pa po ba kayo? Gusto niyo pa ba? Kaya lang wala na eh. Time na po. So, medyo na liwanagan din ba kayo sa mga sa rosaryo, tungkol sa panalangin, tungkol sa mahal na Birhen. Okay? So, magsitayo po tayo sa ating panghuling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Altogether, Queen of the Holy Rosary, Our Lady of Lanabal, we gather as one people in celebration of a battle fought and won, a vow made and fulfilled, a time remembered and held dear, a miracle experienced and kept alive, received and returned, your patronage sought and thanked for, God praised, God adored. Mahal naming ina, as our lips move in whispered prayer, our hands over our rosaries, we look up to you and plead for God's mercy, His grace, and in love. O Mother of Peace, give birth to God in our hearts. Give birth to peace in our world. Give birth to the Word who heals all strife, conquers sin with love, overcomes death, and brings us life. O Mother of Peace, as once you interceded for the victory of faith in our country, pray for us now in our struggle for truth and justice, for peace and love in Christ. O Queen of the Philippines, in your loving hands, you hold Jesus, our God, our King, and our Savior. You hold Him for us to adore and serve,
to love and find salvation in. And Queen, our hearts may be small, but our love for you and Jesus is great. We ask you to come and take your place in us, in the company of your beloved Son. Bless us with your abiding presence. Keep us in your love and protection. And finally, lead us as we pray, eternal fiat, magnificat to God, in whose name we gather. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you very much for listening. What he has delivered to us did not come only from his assiduous study of historical facts, but rather from the very fruits of his contemplation. May I now call upon Reverend Father Eric Adeliso for the awarding of the token of appreciation and to deliver the word of thanks. Mula po sa Our Lady of Loreto, labis po kami nagpapasalamat sa ating speaker, Father Roland de la Rosa. Wala pa ko po na ako. Siya po ay matagal natin kaibigan at patuloy siya nagbibigay ng formation nung ako po ay naka-assign sa isang parokya dito sa Sampana. Muli, Father, maraming pong salamat. Tanggapin niyo po ang events ng Our Lady of Loreto. Sing Magdalen ng Our Lady of Rosary. Thank you very much, Father Adeliso. We also extend our heartfelt thanks to our dear pilgrims for visiting the National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary of La Naval de Manila. Your presence here today is greatly appreciated. As a remembrance of your visit to the Shrine of Our Lady, we are giving away rosaries and estampitas of Our Lady of La Naval de Manila at the church corridor. Let us continue to pray for each other, and may the shining example of the Virgin Mary inspire us to be good Christians. Mabuhay ang Birhen, mabuhay ang Rosary. Muli, maraming salamat.